sapat na supply ng masustansyang pagkain ang isa sa problema ngayon ng mga evacuee ng Bulkang Mayon. Bilang resulta, tumaas ang kaso ng malnutrisyon sa lalawigan ng Albay sa nakalipas lamang na 2 linggo. Si George Aliare sa buong detalye. Kinumpirma ni Provincial Health Officer Dr. Nathaniel Rimpillon na tumaas ng halos 12% ang kaso ng malnutrisyon sa lalawigan ng Albay sa loob lamang ng 2 linggong pananatili ng mga batang evacuees sa 44 na evacuation centers. Ayon kay Dr. Rimpillon, nakapagtala sila ng mahigit 500 mga batang evacuees na nasa acute at severe malnutrisyon sa mga evacuation centers. Dati na umanong nasa gayong kalagayan ng malnutrisyon ang mga bata bago pa man nagsilikas mula sa kanilang mga tahanan, subalit tumaas pa ang bilang ng mga ito dahil pinalalapan ang kalagayan nila sa loob ng mga evacuation centers. Kaugnay nito, magsasagawa sila ng tinatawag na therapeutic feeding upang malunasan ang malnutrisyon ng mga batang evacuees. Nagipagbulong na rin daw umano sa kanila ang World Food Program upang lunasan ang naturang problema. Samantala, umabot na sa 486 ang naitalang nagkakasakit sa loob ng mga evacuation centers. Karamihan sa mga sakit ay acute respiratory infection, lagnat at diarrhea, kung saan karamihan sa mga nagkakasakit ay mga bata at matatanda. Giganig sa Legazpi, Albay, George Salyari, Eagle News.